Havana Music, okay? Happy Easter, Ingat kayo dyan. Hello! I'm back! Oh, grabe, no? Addict na ako ng YouTube. Hindi, kasi day off ko eh. Tsaka may gusto ko sabihin. But anyway, natutuwa lang ako kasi nakisali ako dun sa live chat. Sa live chat ni Juvie Style na nasa Qatar siya. So anyway, marami ako nakilala, nakakatuwa, very interesting mga tao. Siguro mamimit ko yung iba dito. Nandito yung isa taga Riverside. Yung isa taga Carson. I forgot her name kasi nakalimutan ko ilista yun. But anyway, excited lang ako kasi parang, I mean, nag-enjoy ako sa pag-vlog, pag-YouTube. Honestly, magandang ano to, hobby. Lalo na pag ikaw ay nag-retire na. Yung wala ka ng trabaho, di ba? Pwede na ako kahit dito na lang ako sa mag-video na lang ako mag-video. Anyway, nakakatuwa. Na-excite lang ako masyado kasi nga iba-ibang experiences nating lahat na nakakatuwa, di ba? Yung kanya-kanyang experience kung paano inayos ng Panginoon ang mga buhay natin or paano niya tayo tinutulungan na makasurvive. So anyway, basta ito lang sasabihin ko kasi yung ego lang natin, huwag natin papairalin. Kasi pagka yung ego natin, talagang tumaas na, malamang mag-iiba na naman ang rota natin. Kaya we have to stick to the plan na low ego lang, low profile. Huwag masyadong mataas. Tsaka huwag ka na lang mag-comment kung meron ka marinig na negative. Yun nga yung kagabi sa bashers na pinag-uusapan. Honestly, blessing yung mga bashers na yan eh. Bakit? Kasi they find time to watch you. Yung parang maghahanap lang sila ng comment, yung gano'n, critic sila eh, di ba? So, ibig sabihin, nakikinig sila sa'yo, pinanunood ka, edi may watch hours, so credited yun sa'yo. Kaya, kumbaga, huwag natin sila patulan. Thank you na lang, mga bashers, whoever you are. So far, walang magbabash sa akin. I mean, honestly, maliit lang ako, no? Matanda na pati ako. At saka, siguro magkakaintindihan lang tayo, tatawanan lang kita. At unang-una, ayoko nagagalit. Kasi, nakaka-apekto sa utak yun, eh. Yung nasisira yung araw ko. Kaya, mas maganda, tahimik ako. Pag may narinig ako, hindi maganda, tatahimik ako. Actually, extended ang day off ko ngayon kasi yung asawa ko may sakit. Kagabi, hindi ako makatulog, ubo ng ubo. Pero aburido. Kaya, hindi ko siya mapilit na pumunta kami ng emergency. Mahabang cheche-boreche na nangyari kagabi. Pero, finally, ngayong hapon, mas gusto niya siya lang daw pupunta. Gusto ko siya i-drive kasi nga parang sabi ko baka nanghihina. Ayaw niya, hindi ako invalid. Yung mga inutil ay whatever. Honestly, I'm just trying to be nice kasi gusto ko malesen yung mga activities niya. So, kailangan mag-rest, pahinga para mabilis gumaling. But anyway, ite-text niya ako ngayon kung anong sinabi ng doctor kasi nga pati yung tenga niya, tsaka yung mata, yung ilong, yung throat. Kaya sabi ko, huwag mo patagalin yan. Kasi 3 days na siyang ganun ang nararamdaman. Na lumalala yung ubo niya sa gabi. But anyway. So yun lang, mabalik ako dun sa mga ego-ego. Kasi merong mga tao, yung ego nila, ayaw nila nasasaktan. Yung sa atin, yung sa akin, ang gusto ko lang i-share sa inyo, huwag mo naisipin yung ego mo. Hindi yung pagiging protective ka sa ano mo, no? As long as wala kang ginagawang masama, huwag ka na magbitaw ng mga salita. Kasi pag nagbitaw ka ng mga salita, mahirap bawiin at pwedeng lumaki. Kaya, mas maganda, sige, patingan natin, tapos let go.
Kasi ako, yun ang natututunan ko na ngayon. I mean, nung una matapang ako eh. Talagang grabe. Palaban ako talaga. Wala ako, hindi ko na iniisip kung ano yung susunod ko sasabihin. Laban kong laban, yung mga ganon. Pero ngayon, hindi eh. Hindi na pwede yun. Lalo na pagka tumatanda ka, gusto mo peaceful ang buhay mo. Yung pleasant. Hindi pwede yung matanda ka na, ngak-ngak ka pa, ngak-ngak. Ganon. Oh my God. I don't think so na magiging masaya ang pagtanda mo kung palagi kang aburido, galit, katulad nga ng asawa ko. Naku! Ewan. Sa totoo lang, pagka nagbunga nga na yan, tumatahimik ako talaga. Ay, talagang tatakpan ko ng tenga at ayoko nang marinig ang sinasabi niya. Sinabi ko yan sa kanya. I don't wanna listen to you. I don't wanna talk. Kaya lalayo ko. Tatahimik ako kasi natitigil eh. Kasi pag sinagot mo siya, magko-comment ka, kahit anong sabihin mong reason, hindi yun niya gusto yun. Talagang papatulang ka niya. Matanda na rin kasi, kaya parang siguro yun ang mga nararamdaman na yung insecurities, yung in denial, yung mga ganun. Ayoko maging in denial, kaya nga ako sabi ko sa inyo, gustong-gusto ko na yung itsura ng buhok ko at wala nang makeover talaga. Sa totoo lang, may nag-off, may nagsasabi sa akin mag-makeover. No way. I'm happy. Alam mo yung mga yung iba mga kilala ko, nagpatamitak, nagpa-liposuction. Oh my God. Hindi ko yata kaya yun. Natatakot ako. Hindi man alam ng doktor kung anong nasa katawan natin eh. At saka kung anong magiging reaction mo sa mga gamot na ilalagay nila sa katawan mo. I mean, opinion ko yun, ano? Kaya yun talaga, hindi ako papayag. Kahit magkaroon pa ako ng maraming pera. Ano, babaguhin ko yung binigay ng Diyos sa akin? Kailangan maging thankful tayo. Normal ang mukha natin. Kahit na tumanda ako dyan, dumami pa yung mga wrinkles ko. I'm happy. Dahil binigay ng Diyos yan sa atin. Ngayon kasi nga, Holy Week, yun lang, sabi ko nga sa inyo, itong Amerika, akala ko Amerika lang, na Holy Friday, may trabaho sila, no? Lahat ng tindahan bukas. Kasi sa bagay, nung way back, nung maliit pa ako, talagang halos walang tao sa kalsada. Ilan-ilan lang tindahan ang bukas, pero parang, ano pa sila, patago? Yung ganon, talagang nirerespeto nila yung Holy Friday, lalo na. Anyway, nag-iba na talaga ang panahon. Na sana kahit anumang mga changes na nangyayari sa, dahil sa commercialism, sa computer, you know, huwag naman natin baguhin yung pagtitiwala natin sa Diyos. Yung pananaw natin sa Diyos. Kasi siya pa rin nagbigay ng lahat ng yan. Na gusto nila, gusto ng Panginoon na maging responsible tayo. Na hindi natin to gagamitin sa kung ano-ano lang. Lalo na yung mga bata, oy, makinig kayo, ha? Mga asawa, mga babae, lalaki, huwag kayong gagamit ng Facebook kung kalukuhan lang din ang papasukin ninyo. At mag-ingat kayo, huwag kayong nakikipag-boyfriend sa Facebook. Hindi niya kilala ang mukha niya, kung gwapo siya, maganda siya. Baka sa likod niyan, hindi mo alam, may kalansay na pala yan. I mean, ang daming balitang ganyan, marami na bibiktima ang mga kabataan. Naalarma ako sa ganyan. Kaya ayan, palagi yan, mamimension ko yan sa mga videos ko. Kasi reminder lang yan. Dahil concern ako, bilang lola, bilang nanay, bilang kaibigan, at matanda na nagbibigay lang ng kunting paalala at payo. Hindi naman ibig sabihin na sinusumbatan ko kayo. Wala akong karapatan manumbat sa inyo. Ang sa akin, ipapaalala ko lang sa inyo na maraming kalokohan sa social media. Yung ibig sabihin, magandang social media, pero yung mga gumagamit nito, merong mga iba-ibang mga interest. Meron silang masamang intention. Yung mga ganun. But anyway, ulit, maraming salamat sa mga nanood sa aking videos. Thank you very much. Medyo dagdagan yung aking watch hours at saka yung subscribers ko. Maraming salamat sa inyo. At sana huwag kayong magsawa na sa kakadaldal ko. Wala pa akong music kasi natatakot ako baka
ano ako, makapiright ako, magingat muna ako. Pero darating ako doon, dahan-dahan lang. Pagagandahin ko dahan-dahan, ayoko mabigla. Kasi yung tutor ko hindi natuloy. Kaya naghihintay na naman ako. So we'll see what happens. So nagre-review ako, nanonood ako ng mga videos and tutorial. So meron ako napupulot here and there. So later on siguro pagdudugtong-dugtongin ko yon. So anyway, happy Easter sa inyong lahat. Mag-ingat kayo at magtulungan tayo na maging magandang intentions natin sa bawat isa. And nga, be kind to one another at magtiwala tayo sa Diyos. So, ingat kayo and I'll see you again. Bye now!